Sa kasagsagan ng COVID crisis, wala pang mga test kit at hindi handa ang mga residensya o nursing homes. Araw-araw, nakikipaglaban na sa virus sa mga Pinoy caregiver, gaya ni Lawrence Ikong at Hailey Pimentel, parehong taga Madrid. Meron po kaming mga kaso, at this moment mga 4 cases po. May mga namatay last week nung nag-start ako, mga 3 or 4 po. Kung sino yung nakatoka dito sa planta na to, kami-kami na lang yan. Hindi na kami pumupunta sa ibang floor kasi hindi na talaga pwede, para lang makontrol talaga namin. Wala pa noong mga protective kit kundi gloves at manipis na face mask. Ako nga, bumibili ako ng sarili kong mask. Bumili na ako sa Mercadona ng shower cap para lang pandagdag sa gamit namin to protect ourselves. Kung meron mang PPE or EPI sa Spanish, tipid sa paggamit. Isa lang auxiliar ang pwedeng pumasok at yung nurse. Hindi pwede lahat pumasok para hindi masyadong magastos sa EPI. Ang mga tinatawag na residensya o nursing home sa Espanya ay tahanan para sa matatanda. Makikilala mo lahat ang pamilya niya, mga parang member ng family mo kasi di ba residensya long-term care. Kaya masakit din sa loob, pero wala kaming magawa. Sunod-sunod na namamatay yan sa loob ng residensya. Mabigat ito sa loob ni Hailey Pimentel. Pag umuwi ako, minsan napapaiyak na lang ako. It's overwhelming. Hindi kaya. Sanay naman ako nang may namamatay. Pero yung sunod-sunod, nakikita mo silang ang dami-dami na nila. Umiiyak nga ako nung first na na-experience ko na may namatay. Uy, namatay na pala. Gusto mong tumulong, gusto mong i-save sila. Kaya lang wala akong magagawa. Hindi handa ang Espanya sa coronavirus crisis. Marami ang nagpoprotesta. Tinatayang isa sa kada 4 na namatay sa Espanya ay taga-residensya. Pero habang nag-aalaga sa may sakit, isinasakripisyo din ng Pinoy caregivers ang sariling pangungulila para maligtas sa mga mahal sa buhay. Ayaw nga, yung mga anak ko, hindi ko na sila nalalapitan ng mabuti. Yung isang anak ko, 6 years old, hindi ko siya nakahalikan. Nag isang beses umiiyak na siya, I want to hug you, mom, I want to kiss you. Nag-test sila doon, nag-positive yung iba, kaya mula noon, nag-self-isolate na ako. Natutulog na ako mag-isa, hindi na ako tumatabi sa kanila. At dahil lantad sa mga alagang elderly na nagpositibo sa COVID at kulang sa proteksyon, may Pinoy caregivers na nahawa sa sakit. Alagaan namin, so right there, alam na hawa-hawa ni matatanda doon Yun. Nakuha namin doon. So natakot ako nung first time kasi sabi ko, naku, paano na to pag na-hospital ako, sinong kasama ko, sinong mag-aalaga sa akin, ganyan-ganyan. Meron namang nag 15 days home quarantine dahil na-expose sa may sakit kahit hindi nakumpirma kung nagpositibo. Hindi ako tinest, kaya hindi ko nalaman. And besides, wala daw silang test. Mira, pinapasok nila ako nang hindi nila ako tinetest. Kaya tuloy ang laban. Tuwing nagpapalakpakan ng alas 8 ng gabi para parangalan ang mga frontliner, ramdam nila ang bunga ng kanilang pagsasakripisyo. Maiiyak ka sa tuwa, dahil ina-appreciate nila yung trabaho mo. Nung dumudungaw sila patungo sa amin, dun sa labas, na pumapalakpak yung mga tao, parang natuturo yung puso mo, na may yung importante ka pala sa buhay ng iba. Sa kasalukuyan, pinalawig ang lockdown sa Spain hanggang Mayo at 9. Nagsimula na ring dumating ang mga test kit at protective equipment na binili ng gobyerno at nagsasagawa na ng mga test sa mga residente ng nursing homes. Pero hindi pa rin tinitest sa mga health workers maliban kung may sintomas. Simula naman noong Abril 26, pinayagan nang lumabas ang mga bata sa kalye ng isang oras na may kasamang isang matanda. Bahagi ito ng pagluwag ng restrictions dahil sa patuloy na pagbaba ng mga COVID infection cases sa Espanya. Sandra Sotelo Aboy, TFC News, Spain.